guys! So today, sasagutin ko yung mga questions nyo kung magkano ba yung nagastos para makapag-aral sa Canada. So, sasagutin ko siya habang nasa labas para hindi yung typical na nakaupo lang na video. Actually, madaming beses ko na nasagot yung question na to sa TikTok. Pero ngayon ko na siya i-upload sa YouTube. So, bago ka magbayad ng tuition fee, magbabayad ka muna ng admission fee. So, sa akin, sa school ko, 90 CAD yung admission fee. Iba-iba yung mga admission fee depende sa school. Pero yung sa akin, 90 CAD siya. Yung tuition fee ko is 15,000 CAD. 1 year na yon. So, 2 year yung program ko. So, every year, 15,000 CAD yon. Then, next naman is yung visa fee. Yung binayaran kong visa fee is 150 CAD. And then, sa biometrics is 85 CAD. Tapos, sa medical naman, yung binayaran ko is 11,700 something. Sa Baguio kasi kami nagpa-medical. Tingin ko naman, same price pa rin naman yung mga yon kasi 2 months pa lang naman kami dito sa Canada. Di pa naman siguro nagbabago yung price ng mga na-mention kong mga fee. So, sasamahan natin siya magpagupit kasi pangit na siya. Doon siya magpapagupit. Tingnan natin kung magkano. So, natapos na siya. Sobrang daming buhok ko. Ang tagal niya kasing hindi nagpagupit eh. So, nakapagbayad na siya. Magkano? 12. So, guys, $12 yung pagpapagupit sa lalaki. Hi, guys! Okay, kalma. Kalmo tayo, guys. So, nakalabas na tayo ng Woodside Mall. Tapos na rin siya magpagupit. Nak, magay ka, nak! Yan, si Tutoy, tapos na siya magpagupit. So, bukod dun sa medical fee na 11,700, may additional na bayad kapag meron kang mga piercing. Kahit yung normal lang na piercing sa tenga, additional na bayad yon kasi mag-take ka ng HEPA B-test. So, kapag nag lodge ka ng application mo, sabay mong babayaran yung study permit at saka yung biometrics. Para naman sa proof of funds, yung minimum is 10,000 Canadian dollars. Kung winter ka darating dito, mas maganda mag-invest ka sa good quality na winter jacket. Tulad nitong suot ko, nabili ko na to dito for 300 CAD. Yung mga nabili ko na mga winter jacket sa Pilipinas, halos hindi ko man nagamit kasi hindi kaya yung lamig. I mean, nararamdaman ko pa rin yung lamig kapag yun yung mga suit ko. Pag nag-sale sa Uniqlo yung mga heat tech, yun yung bilhin nyo. Ito yung lagi kong ginagamit. Dito ko na to binili kasi sabi din ng mga Pilipino dito, mas maganda dito na lang bumili kasi gawa talaga sila para sa lamig. Medyo malaki din yung gagastasin kung bibili ka ng mga winter clothes mo. And also, invest ka rin sa maayos na sapatos kasi kung wala ka na masasakyan, puro lakad dito. So, kailangan comfortable ka sa suot mong sapatos para hindi sumasakit yung paa mo pag malayo yung mga nilalakad. Bukod doon, kailangan mo din pag-ipunan or paghandaan yung bayad sa rent ng room or apartment mo. Kasi usually hinihingi ng landlord is first and last month payment. So kung kamukha nung sa akin 700 Canadian dollars per month, 700 plus 700 first and last payment bali 1,400. And then para naman sa pagkain, nagre-range siya 150 to 200 CAD per month. Pero kung matipid ka tapos kinukuha mo yung mga libre na food sa school, malaki din natulong yun. Then, para naman sa transpo, kung wala ka pa namang work tapos hindi ka lagi nagbabiyahe, okay na yung bibili ka ng Presto card tapos niloloadan mo na lang. Pero meron kasing monthly pass, unlimited rides yon. Sulit yon kapag nagtatrabaho ka na. Kasi 156 CAD
per month ata yun. So, makakatipid ka dun. So, naka-uwi na ako. Additional pa dun sa nagastos is yung RT-PCR. So, nagpa-swab test kami sa Medical City Clark. Ang binayaran namin is 3,685. Yung result, nakuha din namin agad within 24 hours. Tapos, yung pinili naming schedule nung nagpa-swab test kami is yung morning 8 a.m. Tapos, yung result, nakuha namin siya ng 8 p.m. Kaya morning yung pinili namin kasi para kung mag-positive yung result, meron pa kaming time para magpa-swab test sa ibang facility. Thankfully naman, negative yung naging result. Tapos, 8 p.m. nakuha na namin agad. And then, kinabukasan, yung flight namin is 4 p.m. Tapos, meron pang mga unexpected na bayarin gaya ng mga online access at saka mga books sa school. Yun, nasa total ng $650 na yung nagastos ko dun sa mga access na yun. So, hindi ko in-expect yun kasi alam ko, pag nagbayad ka na ng tuition fee, wala ka ng ibang babayaran. Siguro dahil business marketing yung course ko, so meron ako mga ganong kailangan na books, mga online access na binayaran. Pero kung computer-related yung course mo, mukha din nung dun sa boyfriend ko, expected na binayaran niya is na-require sila bumili ng Raspberry Pi. So, parang nasa 200 plus Canadian dollars yung set nun. So, kung yung program mo is computer-related, search nyo lang yung channel niya. So, makikita nyo dyan yung mga contents niya, mga school-related contents niya. Tapos, bukod pala dun sa Raspberry Pi, since computer-related nga, meron silang technical requirements na kailangan ma-meet. Pagdating namin dito, bumili pa siya ng laptop niya. Napagastos pa siya dun ng nasa 1,500 CAD para dun sa laptop na yun. Kasi medyo mataas yung specs na kailangan. Tapos, additional dun sa monthly expenses is yung SIM plan. So, nagre-range yun from $15 to $35. So, depende kung anong network yung pipiliin mo and kung anong plan yung gusto mo. Kung gusto mo bang for ano lang, text and call. Or meron din yung may pang data. So, nasa yun na yan kung alin dun yung gusto mo. Pero ako, since bago lang ako dito, tapos lagi namin ginagamit yung map, ako, kumuha ako ng with data, tapos yung sa kay Angelo, text and call lang kinuha niya kasi nakikishare lang siya ng data sa akin. Yun lang, kailangan meron ka din talagang extra money bukod dun sa talagang requirements na proof of funds. Kasi nga, yun nga, minsan may mga kailangan kang bilhin, mga kailangan kang bayaran pa na unexpected talaga, kaya kailangan ready ka rin. Next naman na papakita ko sa inyo is kung ano ba yung mga bagay na dinala ko at saka yung mga bagay na sana dinala ko pala. So, papakita ko yun sa next video ko. Yun lang!